So, what's up mga Dabber Cads, mga kabiyaya? May galab shoutout sa inyo lahat. So, pag-usapan natin itong update po dito sa kay sa kaso ni Catherine Camilon na kung saan ay isang pageant. Ano ba ito? Beauty pageant na babae na si Catherine Camilon ay hanggang ngayon po ay hindi pa rin po na manahanap at nabibigyan ng ustisya. So ngayon, ito pag-usapan natin, tukoy na ang bahay ni Jeffrey Magpantay. Legal wife ni PMAJ Alan De Castro nagwawala. Wow. Bakit kaya nagwawala itong asawa ng isa sa mga suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon? So ating pag-usapan niya, no? At syempre, bago natin simula, nabubulol ako. Bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito si kaso nga ni Catherine Camilon ay umabot na nga po ito kay Senator Rapi Tulfo. Kaya Idol Rapi Tulfo, no? At ayun na nga, unti-unti na nga. Kung hindi pa nga po inilapit to, kay Senator Rapi Tulfo. Hindi pa ito masyadong manuan eh. Buti nga ka mo, buibilis yung proseso ng kaso nitong ni Catherine Camilon. Dahil kung hindi ito nailapit eh, baka hanggang ngayon, wala pa rin update dito. No? Kaya iba talaga eh. Ang ganda rin ng programang Rapi Tulfo in action kasi talagang nabibigyan ng ustisya yung mga at napapabilis ang kaso ng mga katulad niya, katulad nitong kaso ni Catherine Camilon. At ayun nga, sa kagandahan na ginagawa ng Rapi Tulfo in Action, sa ganda ng ginagawa nila sa kanilang programa, may mga tao talaga na halos kalahati na lang uwata ang utak. Patuloy pa rin na binabatikos ang Rapi Tulfo in Action at especially to si Senator Rapi Tulfo. So wala tayong magagawa doon eh. May mga, alam nyo dito kasi sa mundo, kapag ikaw ay, mundo tuloy. Dito kasi sa Pinas, ayaw nila yung ibang mga tao, katulad yan, ayaw nila yung umangat ka. Oo, ayaw nila ng mga ganun. Gusto nila, dyan ka lang sa baba ako. Ako dito sa taas. Ngayon kapag nalagpasan mo sila, galit na galit. Gusto manakit niyang mga yan. Oo. Kaya ito si Senator Rapi Tulfo, sa kagandahan nga ng ginagawa niya, biruin mo may mga tao at may mga vlogger na ginagawa siyang palabigasan. Alam niyo ba't ko sinabing palabigasan? Ikaw ba naman buong isang taon na ata, content mo, Rapi Tulfo eh. Wala nang ginawa, Rapi Tulfo. Dapat nga mag-thank you. Totoo sa inyo, yung mga nang babatikos kay Senator Rapi Tulfo, dapat mag-thank you kayo sa kanya. Alam niyo, hindi nang dahil kay Rapi Tulfo, hindi kayo nagugutuman. totoo yan. Nang dahil kay Senator Rapi Tulfo, hanggang ngayon may mga ulam at bigas pa rin kayo. Kaya dapat mag-thank you-thank you naman kayo paminsan-minsan. Papansin ko kasi halos isang buwan, puro Rapi Tulfo. Tapos galit na galit sila kay Rapi Tulfo. Samantalang kung hindi dahil kay Rapi Tulfo, gutom ang pamilya nila. Totoo yan. Wala, may mga trabaho. Yung isa, ano ba trabaho nung isa? Wala naman. Ultimo nga ang ilaw sa kanila, hindi makapagbayad. lagi ang dilim. Kaya nilulumot yung utak eh. Lagi na sa dilim eh. Laging ano yung, alam mo, kinaastigan yung ganong concept ng vlog eh. Hindi, natatawa lang ako kasi sa dinami-raming problema dito sa Pilipinas, kay Rapi Tulfo lang nakatutok eh. Bagay, pag hindi nila content si Senator Rapi Tulfo, bagsak ang revenue. Okay, play natin to. Thank you.
Narito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilo. Ah, yung pala na beauty queen. Na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Mahigit isang buwan na ang nakakalipas. Bahay umano ng bodyguard at personal driver ni Police Major Alan De Castro. Tukoy na. Ayan na nga sinasabi. Legal wife ng pangunahing suspect na si Police Major Alan De Castro nagwala. Kognay sa pagkawala ng beauty queen contestant na si Catherine Camilon. Mm. Yung pong statement, yung pong testimonya ni Miss Camilon na nakipag-usap doon sa asawa ni Major. No. O, yung huli yata ito na gusto niya nang humiwalay dito kay Major. Pwede bang gamitin ebidensya din yon? O no? Oral. Pwede po. Oral yung evidence. Special evidence po yun na may motibo. Pwede din yun. Motibo po yun kung bakit niya gagawin yun. Pero hindi po yun masasabi na yun may ebidensya na may ginawa siyang krimen. Sa aking palagay, talaga namang medyo napakahirap. Kasi ang serious legal detention, ibig sabihin po, merong pang taong hindi mo pinalabas at wala kang karapatan na ikulong siya sa mga... Kaya po, dapat mo ay merong magsasap. Alam niyo mga kadahabarkad, so wait lang po, tuloy, kulong kayo ah. Pwede rin talagang ganun nga yung nangyari dito. Baka nga talaga na ayaw na ni Catherine Camilon dito sa pulis na to. Kay Alan De Castro. Oo. Oh. Tapos ano, syempre, ayaw niya. Oh. Ayaw mo pala ha, makikipaghiwalay ka na sa akin ha. Diba dati may nag-viral na video yung yung babae na sinaksak nung ex niya dahil nakipaghiwalay sa kanya, inabangan niya sa ano, na pauwi galing trabaho. Diba napanood nyo yun? Oo, oh, grabe din yun. Ang dahilan lang, dahil ano, pinagpalit daw, ano daw, nakipaghiwalay daw sa kanya. Eh siguro, itong sa kay Alan De Castro na to, kung sakaling siya nga yung suspect dito, kung sakali ah, disclaimer ah, kung sakaling siya yung talagang gumawa nitong krimen na to, eh talagang ano siya rito, mapupukpuk siya rito dahil na siguro, may stock yung utang ko bigla. Visit kasi ito ng mga langaw na ito eh. Talagang siya madidiin dito. Kasi nga, ang lumalabas nga kasing motibo ng kanyang ginawa na to ay dahil nga ayaw na nga daw ni Catherine Camilon dito sa pulis na to. Kaya nagawa itong krimen na to. Kung sakaling siya nga, ulitin ko. Okay, tuloy natin. Na talagang kinidnap po, itinulong ng laban sa kanyang kalooban. Aha. Kaya medyo labag. Napakahirap po kung ma'am, labag, ma'am, labag. Evidence lamang ang magiging basihan ng pagpapayam na kaso na yan. Oo. So dapat to, may proof of life, ika nga, na talagang kinidnap siya or illegally detained. Tama ho ba? At saan magsasabi, congressman, na ano, na talagang ako ay kinidnap at ako'y hindi, ako wala siyang karapatan na ikulong ako. Yun. Sa latest update mula sa Campo Crame, kinumpirma ng Philippine National Police or PNP na malinis na sa fingerprint ng mga suspect ang pulang CRV na pinaglipatan ng duguang katawan ng missing beauty queen na si Catherine Camilon na nakita ng mga testigo sa isang bakanting lote patungong Bawan, Batangas, mahigit isang buwan na ang nakaraan. Giit ng PNP. Malamang sa malamang mga kadabarkads, mga kabiyaya, inilipat sa ibang kotse yan. Bakit tawa? No? Malamang sa malamang ganong nangyari dyan. No? Inilipat nila sa ibang kotse para hindi nga naman matukoy kung saan nila dinala. Grabe. Grabe tong langaw na to. Mamaya kayo sa akin, bygone na naman kayo. Di kasi may malapit na poultry kasi dito. Yung anuan ng mga 45 days na mga manok. Kaya yan, may medyo dumadami-dami yung langaw. No? Ako naman, araw-araw ako naliligo ha. Baka ano iisipin nyo eh. So yun, mabalik tayo dun, no? Alam nyo, yun nga yung ano ko rito, suspecha ko dito, na inilipat to sa kabilang sasakyan para hindi makita. Kasi syempre, yung mga dinaanan nung matalino rin ang gumawa nito eh. Oo, alam nyo kung bakit matalino? Kasi inisip niya, puro CCTV yung dadaanan. So may kita yung sasakyan na yun. So pupunta tayo dun sa walang CCTV na lugar. At doon natin nililipat yung kung halimbawa man, eto disclaimer at ano sa pamilya ni Catherine Camilon,
kung sakali man na bangkay or buhay pa si Catherine Camilon, inilipat siya sa ibang sasakyan at kung saan-saan siya dinala. Kasi hindi pwede na nandyan din yung ano eh, nandyan din si Catherine Camilon kung nasan yung sasakyan. Kasi matutukoy, malalaman agad. Pero sana, ito lang iniiling ko lang din, na sana buhay pa si Catherine Camilon, na sana walang masamang nangyari sa kanya. Sana ay tinatago lang talaga siya. O para ano, para hindi matukoy ng mga kapulis ang unasan siya. Sana tinatago lang at buhay pa siya, no? Ilang yung talagang pinakamaganda na mangyari. So tuloy natin. Di pa rin ligtas ang mga suspect dito dahil sa mga nakuhang hibla ng buhok na makapagtuturo sa mga nasa likod sa pagkawala ng dalaga. Bukod dito, hinihintay na lamang ng PNP ang kusang kooperasyon ng isa sa mga persons of interest sa kaso na si Police Major Alan De Castro para sa isang DNA test para malaman kung kasama o sangkot ito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Paglilinaw ng PNP, hindi nila maaaring pilitin si Major De Castro hanggat wala pang desisyon ng korte o sa pagtatapos ng imbestigasyon sa nasabing kaso. Nauna ng sinampahan ng kasong administratibo na conduct unbecoming a police officer si De Castro dahil sa pananakit-umano nito sa biktima na napag-alamang karelasyon ng nauna. Ayon sa post ni Volvo UV3F, kung hindi yung pulis, baka yung legal wife. Dahil mukhang takot na yung legal wife ni pulis. Dahil... Pwede, pwede rin. Hoy, tama yung sinabi nung ano ha, nung nag-comment na netizen na kung hindi ang pulis, pwede ang legal wife. Kasi baka nga rin ito ha, disclaimer, ano lang po ito ha, yun lang dito ha. Pwede rin kasi mangyari yun, alam nyo bakit. No, kasi nga, kadalasan diba nangyayari din yan, pero sa movie lang naman natin ito napapanood eh. Yung tipong ang may kagagawan ng ano, ang may kagagawan ng krimen ay yung mismong asawa dahil alam niya na itong asawa niyang lalaki ay nang bababae at may karelasyon na iba. So pwede rin eh, no? Pwede rin mangyari ito. Oo, tuloy natin. Laman sa investigasyon, ang buhok na nakita sa red CRV ay buhok ni Camilon. Okay. At may nakita pa na isang buhok na hindi daw kay Camilon. Ang buhok, kanino kaya yung nakitang buhok na iba na iyon? At biglang nagwala ang legal wife ni police at nagplanong umalis ng bahay kasama mga anak niya. Takot siguro na magpakita at magbigay ng buhok niya upang matest kung kanya ba yung buhok na nakita sa CRV. Naku po. Kung wala naman siya. Naku po. Yan na nga ba? Oo, ang masaklap nito. No, kasi ano rin to eh, ang galing din eh. Kung sakaling siya man ha, kung tama yun itong sinasabi ng netizen, na kung siya man nito yung nasa likod ng ano, alam niya kasi, tsaka pwede nga yung, di ba, sinasabi ng mga pulis, yung huling text, yung huling pag-uusap ng dalawa ni Catherine Camilon at ni Alan De Castro, na baka mamaya nga, baka asawa ni Alan De Castro yun. Baka yun yung nag-text talaga or nag-chat na, uy, kita tayo sa ganito, gito, ganyan. Pwede, di ba? Pwedeng mangyari yun, napapaisip tuloy ako. No, pwedeng mangyari talaga yun na malay na, ito, siyempre, si, halimbawa, ito, mag-ano na lang tayo dito ng kwento, ha? Halimbawa, itong Catherine Camilon, nagsabi na nga na gusto niya nang makipaghiwalay kay Alan De Castro. So, itong Alan De Castro, nag-reply. O sige, mag-usap tayo sa ganito, ganito, ganyan. Para matapos na to. Hindi alam ni Catherine Camilon na yung nag-chat pala ay asawa pala na ni Alan De Castro. Kaya itong asawa ni Alan De Castro, hindi na natin alam kung ano yung ginawa niya kay Catherine Camilon. Ngayon, yung buhok na nakita na yun, kung hindi yun kay, tawag dito, kung hindi yun kay Catherine Camilon, ay may posibilidad na sa asawa ni Alan De Castro yun. Naku po, eto na nga ba sinasabi ko? Oo, patay ka dito. Tawas ang masaklap pa nito. Alam na na kainitan ng kaso, bakit biglang umalis? Bakit biglang umalis? Biglang nawala sa bahay. Bakit din sinama yung mga anak para makalayo? 'Di ba? Kasi dami-dami ano dito, dugtong-dugtong 'yan eh. Sila yung mga suspect diyan eh. Pwede kasi, alam naman natin, live love triangle 'to.
tawag dito? Anong may tawag dito sa ganitong kaso eh, no? Kung pwede din talaga na yung asawa din ang maging pinaka isa rin sa mga suspect. Ay, nako. Sige, tuloy natin. Danan, bakit siya matatakot magbigay ng buhok para i-test lang kung match sa kanya yung buhok na nakita sa CRV? Malamang kasi baka nagalit ang wife ni Police nang malaman na binigyan ng police si Camilon ng Nissan Juke SUV at makikita sa video na nagvi-video ng sarili si Camilon. Habang nag-drive, baka pinapainggit niya ang legal wife ni Police na nag-drive siya ng SUV. That day din, nangyari October 12. Kaya naisip ko lang, malamang yung video na nakita sa mall, video ni Camilon, nasa loob ng mall sa oras na 7:49 PM. At makikita sa video, may tumawag kay Camilon sa cellphone niya. Malamang baka yung asawa yon ng police. At baka inabangan na si Camilon sa parking pa lang ng mall. Baka nakasakay sa CRV, red yung isang suspect. Malamang nag-away sila sa loob ng SUV na itim. Baka doon na binaril sa ulo si Camilon at nilipat sa red CRV. Yung galing, ang galing din itong netizen na to ah. Dinaig mo pa si ano ah, si Detective Conan. Pero ah, yung mga komento niya, pwedeng mangyari din yun. Oo, pwedeng ayun nga yung nangyari na paglabas ni Catherine Camilon sa mall, inabangan na. So syempre, may mga ano yun na nagsisigaw or hindi rin naman parang bobo si Catherine Camilon na sasakay doon sa sasakyan ng nung babae, nung legal wife ni Alan De Castro, di ba? So hindi niya naman, di naman siya ganong katanga para gawin niya yun. Maaari niyan, baka itong ano, may mga kasamang may mga lalaki din na pwedeng dumaklot or humablot kay Catherine Camilon para maisakay sa sasakyan. Pwede. Rini Police at yung dalawang lalaki, hindi na makita. That means guilty sila. Kasi kung wala silang kasalanan, pwede naman silang lumantad at aminin si Police ang nag-utos. Yan, kung isa pa yan. Hinala ko lang. Baka ganun nangyari. Oh. Ang bilis lang. Ang bilis ngayon, no? Kitang-kita yung bahay. Doktay kayo dyan. Oo. Oh. Oh, yun oh, Google Map, Google, anong tawag dito? Oh, ginugil oh. Oh. Ginugil. Mire mo sa highway oh, napaka-basic lang puntahan ng mga pulisyan. Yung malinaw na prueba kung buhay pa ang nawawalang Batanggay niyang teacher at beauty queen na si Catherine Camilon. Umaasa pa rin ang PNP CIBG na buhay na matatagpuan ang sana, beauty sana. Queen na si Catherine Camilon. Pero sa tagal na anila na nawawala ang dalaga, ay lumiliit na ang tsansa na mangyari ito. We are still hoping na sana ay matagpuan natin na buhay si Miss Camilon. But marami ng araw na dumaan. So yung chance na matatagpuan, sana kung nandyan sa dapat nag-appear siya o nagparamdam na siya sa mga pamilya. Pero with the number of days na missing siya, siguro lumiliit yung chance na matagpuan natin siyang buhay. But ganun pa rin. Sana dahil ako isang ang magulang din. Hindi kami nawawalan ng dapat mawalan ng pag... Oh, ano? Ito pala, dagdag ko na rin yung mga... Ano naman dyan? Yung mga... yung mga naglalabas sa video, lalo na yung mga voiceover, na talagang kinukwento nila na si Catherine Camilon ay wala na daw. Sana, ano, isipin nyo yung sakit o yung sakit na mararamdaman ng pamilya ni Catherine Camilon. Hindi yung iniisip nyo, yung tataas yung views nyo. Oo, kasi meron ako napanood, hindi ko na nga lang nareaksyonan kasi wala rin naman tayo mapapala. Biray mo ba naman, oh, ang pinaka, siguro nasa 11 minutes ang video na kinukwento niya na itong si Catherine Camilon, dito matatagpuan, ito ganyan, ito natagpuan, wala na nga buhay. Sabi ko po, what if na ano na sa inyo mangyari itong nangyari kay ano kay Catherine Camilon, wag naman ho sana din, hindi naman tayo nananalangin ng mga ganyan, no? Pero sana naman isipin niyo na kung sa inyo to ay napakasakit sa kalooban niyo na
mapapan. Halimbawa, kung sakali man, eh, ang laki ng views, nasa ano ata, nasa 800, magwa 1 million. O may posibilidad na mapanood ng mga kamag-anak ni Catherine Camilon yun. Diba? Kaya sana isipin nyo yung, ano, yung mararamdaman nila na sakit. Kaya ngayon, sinasabi ko nga sa inyo, dapat ang ipanalangin natin is buhay ito si Catherine Camilon. Hindi yung sabihin nyo na baka patay na. O ganun, pangit yun, mga, ano, mga, ewan ko sa inyo. Tao pa ba kayo? Na sana makita pang buhay. So ito po si Jeff ay magpantay. Ito na si Senator. Ay driver bodyguard po ni Major. So did you talk to the family of Major para tanungin kung sino talaga ito si magpantay, taga saan siya, baka pwede makita yung kanyang resume. Siyempre pag nag-apply ito kay Major, eh meron itong resume at sinimita niya kay Major. Maraming mga information doon sa resume na maaaring makatulong sa inyong investigasyon. Na-establish na po natin na Sir Rafi, base po sa ating investigasyon na ito po talaga ay personal driver po ni Major De Castro. Subalit, kagaya ng nasabi ko kanina Sir Rafi, ay ayaw pong magsalita Sir ni Mr. De Castro, Major De Castro regarding po sa ating. No, ang ibig ko sabihin, kung ayaw magsalita po ni Major, then yun pong family ni Major at least. Kasi kung driver bodyguard ng Major, kilala to ng kanyang pamilya. Yes sir, nakiusap din po sir yung family po nitong ni Major na ayaw na po nilang magsalita tungkol po sa kaso ba ito at nare-respeto na po natin. But this will not prevent us sir. Naku po. Siyempre kilalang-kilala nyo to si Jeffrey Magpantay, personal driver to ni ano, Alan De Castro. Naku po, may nararamdaman ako na kakaiba. Okay, tuloy natin. Para magkalap po ng ibang ebidensya para malocate po natin itong si Jeffrey Magpantay po, sir. Pero ma'am, anong masama doon kung kayo po, hindi man natin babanggitin yung pangalan ng pamilya ni Major, and I will respect that. Hindi ko babanggitin. Oo nga, no? Pwede naman pa. Oo nga, tama si Senator Rapid Tulpo. Bakit kinakatakot na magsalita itong mga pamilya ni Alan De Castro, eh? Hindi naman sila papangalanan, hindi naman sila i-interviewin na kita yung mukha nila, hindi naman kahit video man lang. No? Bakit takot silang magsalita? May punto rito si Senator Rapitul po, pwede naman silang magsalita na wag niyong banggitin yung pangalan ko ha. Si siyempre para protection na rin sa seguridad ng aking pamilya. Diba? Ganun. Pero matayaw. Matayaw kaya nila, no? Alam niyo yung mga ganyan, yung mga kadalasan ayaw magsalita. Misa nito, dito pa sila napapahamak sa totoo lang talaga. So tuloy natin. Ang pangalan nila, pero we're trying to investigate a criminal case. I understand po sir. Sige po sir, alamin ko po ngayon yan sir, sa rapi kung ang possibility po ng CIA ay makausap po sir itong pamilya po ni Mr. Major De Castro baka makakuha po ilang detalye. Kasi ma'am, there's such thing as yung bang hindi ka nag-cooperate sa isang investigation. Obstruction of justice po. Apo. Ayoko makasuha ng obstruction of justice itong pamilya ni Major. That's why all they need to do is to cooperate. Ang sasabihin nila, ayan, si Magpantay, driver nga talaga ng, ano yan, ng Major, at ang pagkakalam namin, dito siya nakatira, at ito yung mga kamag-anak niya, na para yung mga babanggitin mga lugar, at titirhan niya, at mga kamag-anak niya, pwedeng bantayan yon. Di ba? Pwedeng subaybayan yon. Basic lang pala eh, oh. Ituturo lang kung saan nakatira itong si, Jeffrey Magpantay at kung saan yung mga kamag-anakan nito para makuha na ng statement ng ating mga kapulisan. Pero bakit ayaw nilang magsalita? So may point dito si Senator Rapetul. Yan po ako, personal si Rapi sa CIDG po. Baka sakaling nagawa na po nila yan at kung hindi pa po ay ipapagawa po natin sa kanila yan si Rapi. Apo, walang iniwan to sa yung nawawalang preso sa dati, sa Muntinlupa. Okay? So meron silang listahan ng mga kamag-anak. Eh lahat ng mga kamag-anak, bahay ng mga kamag-anak,
eh, kinisim nila, binantayan nila, nahuli. O, ganito yes, dito. Yes, so, lahat ng mga kamag-anak ni Magpantay, mga kaibigan, oh, sigurado ako, isa doon titirhan niya, di ikutan, bantayan. Diba? Tama ba, Major? Tama po, sir. Ginagawa po ng CADG, yung Manhunt Operation, at nasisiguro po, sir Rafi, na lahat po ng mga na-identify natin na posibleng pwedeng puntahan at pagtaguan po nito ay puntahan na po nila. Pero yung suggestion niyo po, sir, ay na makausap po yung personal na nila na pamilya po, baka sakaling may makuha po, ay aalamin ko po yung personal sa CADG, sir Rafi. Thank you po. Maraming salamat po, Colonel. Colonel Jean Fajardo, PNP spokesperson. Mabuhay po kay Madam. Maraming salamat po, sir Rafi. Good afternoon po. Okay. Ayan po, ma'am. Nagbigay na ako ng reward. I'm yeah, sure. Salamat po, sir. Maging yung kaibigan niya siguro. Barkada, tropa niya. Ibibenta siya. Ayan na, mga tops. Pakita niyo mukha niyo magpantay. 500,000 pesos. Marami-rami din. Grabe. Lalo magpapasko ngayon. Oo. Oh. Ibenta niyo na. Yes, sabi, ibenta niyo ng buhay. Ito, literal. Ibenta niyo ng... Hanapin ko kaya ito. Sayang yun ng 500K. Pag ako nakahanap, tapos na ang bahay ko. May slab na, may dingding pa. Pwede, pwede. Saan ba ito? Saan ba kanina? Laguna? Laguna ba? Batangas ba? Batangas? Hanapin ko kaya. Gano'n mo pa masaya sa Batangas? 1,500. Siguro 5,000, isang buwan, isang linggo, kasama pagkain. Ako na lang kaya maghanap, Senator. O, yan dyan, nako. Hindi, totoo naman sinabi ni Senator Rapid Tulpo, walang ibang mapagtataguan to, kundi yung mga kamag-anak, tropa, kaibigan, at malamang sa laki ng price na yan, sa laki ng pa-premium yan, kung halimbawa na may nakakilala sa kanya, kung ako sa'yo, kung wala ka naman, ito payo ko lang ha, kung wala ka namang tinatagong na ginawang kasalanan, Jeffrey Magpantay, lumabas ka, pumunta ka mismo sa sumuko ka. So, kasi hanggat nagtatago ka, hanggat di ka nakikita, nasa sayo talaga yung isa ka sa mga suspect dito sa kaso ni Catherine Camilon. At doon naman sa asawa ni Alan De Castro, ma'am. Ako sa inyo din, magpa-interview din kayo. Kasi hindi naman ni Babalandra yung pangalan, mukha nyo, hindi. Kailangan lang nila kasi dito, yung makausap kayo para mapaghimay-himay nila at mapagdudugtong-dugtong nila yung mga, yung kaso para magkaroon sila ng kahit papano, magkaroon sila ng linaw. Eh kaso, pag hindi kayo nakipagtulungan sa kanila, talagang damay kayo dito. So sana inihiling ko din at sa atin, lahat ng mga nanonood ngayon, sana kung matagpuan man si Catherine Camilon, sana ay buhay po ito. So, at sana yun din kasi syempre para sa atin, masakit din naano natin dito sa pamilya niya na syempre yung sakit, yung araw-araw iniisip nila din na asan na kaya yung anak natin, asan na yung ate mo, asan na yung kapatid ko, asan na yung ate ko, diba? So, masakit para sa kanila. Kaya yung mga content creator dyan na mga voiceover, sana huwag nyo nang ituloy yung mga content nyo na about Catherine Camilon na kung nga rin, okay, sana mag-clickbait. Walang problema kasi para maka-attract ng viewers yun. Pero yung buo, yung nasa video mo mismo na pinapalabas mo na itong si Catherine Camilon na wala na or natagpuan ng patay, diba? Huwag sanang ganun, pangit yun, ha? So yung mga Dabber Cads, mga kabiyaya, anong masasabi nyo sa issue na napag-usapan natin ngayon? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At may pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang Defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.